Okay, magandang araw po ulit sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa aming YouTube channel. So, ano nga ba ang dapat nyo pong abangan sa amin ngayong day 2 ng aming paggawa ng espandrel? So, sa dulo po ng ating video ngayong araw ay dapat nyo pong abangan kung magkano ang nagastos nila dito sa espandrel dito. Bali, yung ibibigay po namin yung area po ng nilagyan namin ng espandrel at kung magkano yung binayaran nila dito sa bayad po ng espandrel para magkaroon po kayo ng idea kung magkano po ang gagastusin ninyo kung halimbawang ka-area po ito ng bahay nyo. So bago natin simulan yung ating day 2 ay nais ko muna pong magpasalamat sa lahat ng bago nating mga subscriber. Salamat po sa lahat ng patuloy na nagsusubscribe sa ating munting channel at sa lahat po ng aming mga kapatid sa pananampalataya na nag-pledge po ng subscription sa atin. Thank you so much po yung mga kapatid po. Kapatid Knows, thank you so much po sa inyo. Nag-face po ako dun sa page. Thank you so much po sa lahat ng dumikit sa aming bahay. So, simulan na natin ang ating day 2. Indrohan muna natin. Bali dito na lang po sa ano sa harapan yung hindi po namin natapos. At dito na yung mga tropa. Bali may box po diyan, kalahati po ng bulada. 'Yun po ang nakaplano. At kalahati din po dito sa kabila. Maski doon po ay kalahati din po ng bulada yung box niya para hindi po nababasa. Sapagkat pag sinagad natin 'yan sa may ano sa may bulada ay dito sa may pasya pala, pag sinagad natin sa pasya sigurado prone po yan sa basa, makakalawangin, baka madaling masira pag ganon. Kaya ganun po, half lang siya, half. Bale, ito na lang po yung hindi namin natapos. Doon naman po yung in-overtime namin kagabi dun sa may ilalim ng slab na napakasikip. Bale, pahiga po yung paggawa namin doon. Pahiga. Nakahiga si Jose lang na gumawa doon kahapon. Alright, so bale, patapos na po yung espandrel. Kung susumahin po yung oras ng aming paggawa dito ay nasa isang araw lang po mahigit. Yung kulang-kulang dalawang araw po yung oras po ng pagkabit namin ng espandrel. So tingnan natin yung natapos namin ng mahigit isang araw na espandrel. So, bale, ganyan po yung style niya sa harapan. May box po doon. Bale, tatlong box po yan. Isa ka yun. Bale, ang sa plano po ay ganyan po. Sa loob ng konti yung box niya para hindi po nababasa. Ikutan natin yung bahay. Bale, ganyan po. Sa left side elevation po ito. Tingnan natin sa right side elevation. Bale, ganyan po. Sa right side elevation po ito. Tingnan natin sa rear side o sa likod.
ito naman po yung likod niya. Yung ginawa namin. Yan. Ang linis tingnan. Maganda. So, ganun po ang paggawa namin ng at pagkabit namin po ng spandrel. Sana po ay may natutunan po kayo sa mga ideya na binigay namin. So, gaya ng sinabi ko kanina, ay sasabihin ko po yung area at kung magkano po yung nagastos nila sa spandrel na ito. Bale, ang area po ng sa labas, yung kinabitan namin ng spandrel ay nasa, rough estimate ko po ay nasa 60 square meter po lahat. Yung paikot po yan ng bahay. At ang bayad po ng spandrel na binayaran nila ay nasa 34,000 po. Yung sa labor po ay percentage naman po yun. Magiging pan na lang po siguro yun. Sa kontrata po ay percentage naman po yun. Sa mga kasama natin na installer ay alam na kung magkano. Secret na lang po yung ano natin dito. Yung kung magkano yung kontrata natin. So, bale, may gitsang araw. Kulang po lang dalawang araw po kaming kung susumahin po yung oras ay may gitsang araw o kulang-kulang dalawang araw po yung pag-install namin ng ano ng spandrel. Paikot po ng buong bahay. Tapos na po kami sa kisame, lahat po sa spandrel, sa kisame sa loob. Pasyalan natin yung mga nagawa namin sa project na ito. Dito po sa Barangay Igong Villaverde, na Biskaya. Bale, ibigay ko po yung mga natapos namin dito. Almost 3 weeks po kami dito. Lahat-lahat na po yun. Ito yung sa dining nila. At dito naman yung sa kitchen. Ito po ay dun sa tapat po yan ng dining nook. Ito naman po yung design namin sa ano sa master's bedroom. Ayan. So bali mga yan po yung mga ginawa namin sa ano sa kulang-kulang 3 weeks na pagtrabaho namin dito. Ito naman po ay sa living area. Yan, ganyan po yung design nila. Punta tayo sa room 1. Dito lang po sa room 1 po ay ganito, one side cove lang po and the rest ay plain na po. Magkamukha mo ito sa room 2, ganyan, one side cove din po. Yun po. And rest ay plain na po. Of course, CR ay plain lang naman po yung gusto nila, although pwede rin i-design yung mga CR kung gugustuhin po nila. Plain lang po yung CR. At sa ano po, sa entrada o sa may harapan, ito po yung pinaka-design namin sa harapan, yan po. Dito po yung sa may main door. Ito naman po ay sa lanay po ito. Tapat po ito ng living area. Ganyan lang po yung design niya. At kami din po yung nag-flooring dito. Kaya medyo natagalan po kami. Nag-backfill and then flooring po. Ito naman po yung lababo na ginawa namin na palitadaan po ito. Kami din po ang gumawa nito. At marami din po kaming niretats. Sa slab po ay kami din po ang gumawa. Bali, nag-waterproofing kami saka po namin tinabing. At pinakahuli po sa ginawa namin ngayon po ay sa ano po sa spandrel. At yung mga water lines at sanita yung sa tubo po ng bowl lavatory, kami din inayos po din po namin yon. Kaya nga po medyo natagalan ang tropa dito. Hindi po kagaya ng ibang napanood nyo sa amin na every week talaga ay nasa ibang project po kami. Dito lang po kami medyo nagtagal talaga. Inayos din po namin yung mga hagdanan. Yan po yung mga hagdan nila na senyorita step po. Bali 15 lang po yung step nyan. At may hagdanan din po sa likod, palabas.
sa dirty kitchen. Magpapa-dirty kitchen pa yata sila sira dito. Yun po. So, yan ang update natin dito sa ating project sa Barangay Ibong Villaverde, Nueva Vizcaya. Sana may napulot po kayong idea sa aming paggawa dito sa ceiling, sa spandrel. At doon po ako nagbigay talaga ng mga ideas. So, maraming salamat po ulit sa patuloy na sumusuporta sa Tropang Idol. Gaya po ng dati, lagi po tayong mag-ingat at COVID is real. God bless po sa ating lahat.